nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Binanggit din po dito, mga kapatid, dito sa 2 Corinthians, binanggit po dito yung sinabi, transform as to an angel of light. Kilala niyo po ba sino yan? That is none other than Lucifer. Lucifer become Satan, becoming an adversary of God. Siya po yun. At ang sabi sa verse 15, mga kapatid, sabi dyan, therefore, sa Tagalog, pakipaw sa Tagalog. Sa verse 15, binanggit po dyan yung mga ministro. Sabi dyan, at hindi ka tamatangat sa 14. Pagkat si Satanas man ay nagpapakunwari ang anghel ng kaliwanagan, si Satanas, siya po yun si Lucifer, dati. Sabi sa 11:15, hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro. Sabi, kanyang mga ministro naman ay mapakunwari na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa. Dito, mga kapatid, si Apostol Pablo ay nag-cited about the Paul's apostles and disciple workers. Sinabi po ni Apostol Pablo na ang mga ito ay ministro ni Satanas. Hallelujah. At dito po sa verse 14, binanggit na hindi kataka-taka. That's close sentence. Hindi kataka-taka. So, bakit? Kasi may pinapatungkulan si Pablo sa verse 15 na may mga lumitaw sa panahon ni Pablo, mga manggagawa na mga dating tinawag ng Diyos at naturuan ng tama sa ilalim ni Apostol Pablo. Naturuan sila ng tamang pahayag ng Diyos, but later, they become the ministers, the false ministers, false apostles. Nilabanan nila si Pablo. Nandito rin sa istorya nito. Na itong mga tinuruan ni Pablo ng mga panahon yun, na natuto sila at tumakbo ang panahon na sila'y nakapaglingkod ng tama, but later, they become a minister of darkness. Huwag natin isipin, mga kapatid, pag pinag-usapan po natin ay magagawa, ministro, ay mga kaming lalaki lamang yan. Hindi po. Lahat po ng kabahagi sa iglesia ay ministro ng Panginoon. Amen? Walang itinatangi dyan. Hindi pwedeng nasa loob ka ng simbahan. Kapag sabi simbahan, tayo yun. We're the temple of God. Tayo yung church. Napabilang ka sa church, isa ka lang ordinary member. No. Lahat ng tinawag naging kabahagi sa iglesia, tinatawag na ministro ng Panginoon. Sana po maging malinaw po sa atin. Wala pong tinawag na ang kalagayan ay nananahimik lang sa gawain. Wala. Lahat ng tinawag, kaya tinawag, gagawa ka sa gawain. To become a minister. Amen? Whether it is a man, whether it is a lady, a woman. Lalaki at babae, tinawag ng Diyos, inilakit kay Kristo para maging nakapaglingkod. Saan tayo maglilingkod? Sa mensahe ng Panginoon. Kaya mayroong lalaki may fivefold ministry kasi sila po ang panganay. Ibig sabihin, sila yung mga naunang naging mature sa kalagayan, pagkabirean, sa loob ng hukom. Sabihin na natin hukom dahil may mensahe talaga tayo ng kumpayan. Tinawag tayo ng Diyos, yung mga manggagawa, panganay yan mga kapatid. E sino yung mga bunso? Yung mga papunta pa lang sa kalagayan panganay.
Hindi pwedeng habang buhay kayo bunso, kailangan umabot tayo sa pagiging panganay at din yung ministro. At sinabi rin ni Pablo, last time sinabi ko yun, 1 Timothy chapter 4, verse 6 and 7, ang sabi doon, ni Pablo, may mga mabubuting ministro. Kaya nga, dapat yun po yung ating maging kalagayan o isa. Huwag niyong isipin, uulitin ko, hindi lang kami, mga pastor, elders, ang may karapatang magturo sa salita ng Diyos. Lahat tayo. Kaya tayo, dinitrain ng Panginoon, dinituruan ng Diyos para maging mabuting ministro. Okay. Ayan, sabi, pinaalala ko sa mga kapatid ng mga bagay dito, pinapaalala nila Pablo, ano raw? Ikaw ay maging isang mabuting ministro. Pag sinabi, pinapaalala ni Pablo, lalaki lang ba yan? Hindi. Lahat ng kabilang sa iglesia yan. Ikaw ay maging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinaandili sa mga salita. Ano yung sabi kinaandili? Tinuturuan ka sa pananampalataya, sa mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Sige, datapwan, ito ang sabi, itakwil mo ang mga tatang masasama, ito yung nasabi. At walang kabuluhan at magsaysay ka sa kabanalan. Utos ni Pablo, mag-aral kang mabuti sa salita upang maging mabuting ministro ka. Sa 7, itakwil mo. Meron pala tayong dapat itakwil. Ano yun? Kathang mga masasama. Last time na mag-aralan natin yan. Pero hindi natin na masyadong napakita kung ano yung mga kathang masasama na dapat itakwil. Ito yung mga dalag-dalang mga kapatid sa pagkulaan. Ministro noon pa sa panahon pa ni Pablo, umabot hanggang sa panahon natin. Now, brothers and sisters, gusto kong balikan natin yung 2 Corinthians 11, verse 14 and 15. Si Satan is transforming as an angel of light. Magka-idea tayo sa nakarama kapatid. I will tell you why ginamit ni Apostle Pablo that Satan was transformed as angel of light. Tanungin ko kayo, nang sinabi ba yan ni Pablo na he is transformed into an angel of light, nagpapakita ba si Satanas sa atin na anghel ng kaliwanagan? Amen. Anong ibig sabihin ng context na ito? Sana kaya maganda maunawaan natin yan. Kasi sa denomination, yan din yung aking abot. Dahil yan yung natutunan natin from there. Pero mga kapatid, hindi naman din siguro masama kung sabihin mong gano'n. Pero hindi po yun ang context. Pwede mong gamitin, yes? Pwede natin gamitin. He is transformed, nagpapakunwari siyang angin para sa atin. Pwede mo siyang gamitin, pero hindi yan ang context. White horse rider. Hindi siya ang context, mga kapatid. Ginamit lang ni Pablo yung salitang, he is transformed at angel of light. Kasi kung gusto natin magka-idea sa nakaraan, pag-usapin natin yung clip kay Lucifer. Tama? Ano ba ang nangyari when God, in the beginning, God created the heavens and the earth? Di lang nilalang ng Diyos ko na hindi ang time space, hindi ang earth, heaven. At ang unang nilalang ay ang mga anghel sa kalakita. So when God created the angel, ang dami yan. Di mong bilang yan. Ilan yung nadaya ni Lucifer? 1/3. Ilan lahat? Meron pa ngayon na the church? 2/3. In other words, yung kabuuan ng hangin na hindi mo mabilang, dumangkot ka ng ipunin mo pa yung buhangin sa dagat, hindi yan sapat para mabilang mo sila sa dami. Amen? Amen. Ang dami din ng mga kapatid. Hallelujah. Now, anong ibig sabihin ni Pablo doon sa salitang he is transformed ang angel of light? Ano ba ang kalagayan ng ibig sabihin ng angel of light? He is the theophany of God. In accordance to Ezekiel chapter 28, na pag-usapan natin kahapon, Brother George, diba? Ano ang sabi ng Brother George sa chapter 28 ng Ezekiel, verse 14? Buksan natin Ezekiel 28. Yes. Ikaw ang pinahiram kay Jehovah. Pinahiram pala siya. Amen. Yung salitang angel of light, it's anointed of God. Amen. Anointed si Lucifer as kirubin at bukod doon kirubin pa siya. Tumatakip. Sabi ganun.
at itinatag kita na ano ba ikaw na nasa ibabo ng banal na mundo, patutong hindi ang literal. Amen. Yan ay ang mga angelic mountain of God. Kingdom. Kingdom niya, yes. Yan ang bundok ng Diyos, ang angelic being, kaharian ng Diyos yan. Ikaw ay nagpanhit panao sa bitna ng mga batong mahalaga. Hallelujah. So, ano yung context na sinasabi ni Pablo? Why he used transform us into an angel of God? Kung sinisuper sa panahon ng angelic, wala pang space, wala pang galaxy, wala pang earth. Spirit world pa lang. Mga kapatid, si Lucifer ay anointed kerub. Ibig sabihin, is a theophanic. Tinatahanan siya ng Diyos. Amen? Yung pagtahan ng Diyos sa kanya ay anointed yun ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, Lucifer was speaking in the perfect first person of God to the multitude of angels. Ginagamit siyang speaker ng Diyos na sabihin kung anong sinasabi ng Diyos. Amen. So, kailan pa yung nasimula? Mula nung inanoy siya, billions of years. Hindi natin mabilang, trillions of years, billions. Katagal, mga kapatid. Now, anong sabi? Basahin natin, Dr. George, 28:15. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay nalangin. Sakdal pala siya. Hanggang sa ang kaliguan ay masumpungan sa iyo, sabi ni Propeta Ezekiel. Ano ibig sabihin sa diretsong salita? Ang itayong tagal. He was anointed. He was possessed by the Spirit of God. Anointed of God. Nasa kanyang Diyos. At nagsasalita siya parang Diyos. So that means theophany means it's God's manifestation to Lucifer. What will happen? Akala niya laging nasa kanya ang Diyos at siya'y humaharap sa bundok ng mga anghel at siya'y nagsasalitang parang Diyos. Later, kasi sabi dito sa talatang ito, ikaw ay sakdal sa araw na ikaw ay nalangin hanggang sa kaliguan. Yung salitang kaliguan ay nasumpungan sa kanya. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin ng kaliguan? In English word, iniquity. Sino nakakaalala sa inyo ng ibig sabihin ng iniquity? Amen. Alala niyo ba? Kasama. Yes. Sir. Hindi patas. Yan ang kasalanan unang pumasok sa puso ni Satanas at pagiging di patas. Di patas. Ang di patas. Nakilala ni Lucifer na he is God, antay ng Diyos. Hindi siya nakipagkatuwiran sa Diyos. Hindi ba ako pwede maging katulad mo? Walang ganun. Direkta na. Ah, hindi lang tayo. Hindi na kasi nasa akin na. Ah, wala namang ganun pwede sa Bible. Ano? Pero meron sa Isaiah. May account ko ba kay Isaiah? So pinasok si Lucifer ng kadiliman sa puso niya na magdeklara siya na dying God. Sabi sa Ezekiel 28:15, ano? Ang sabi, hanggang sa ang kaliguan ay nasumpungan ka. So, noong time na he was possessed, na possessed na siya ng kadiliman, mga kapatid, sa kanyang puso, nagpapakilala pa rin siya sa mga ngayon na siya ay anointed, pero hindi na pala. Dinadaya na ni Lucifer ang kanyang sarili at hindi niya alam yun sa kanyang sarili. Alam ba niya, alam ba ni Lucifer na dinadaya niya sa sarili niya? Yes or no? No. Dahil ang iniisip ni Lucifer na ang ginagawa niya ay tama. Amen? Amen. So yung parang attitude na yon, binalikan ni Pablo at inihambing sa mga ministro nito. Na ano? Dati silang tinawag
dating tinawag mula sa kadiliman at sila ay dinala sa kaliwanagan, tinuruan ng tama, inaralan ng tama, sabi sa Bible eh. Tinuruan sila ng mabuting upang sila ay magiging mabuting ministro. Pero ano nangyari? Nagamit din sila ng tama sa una. Amen? Si Lucifer, nung siya anointed, nagamit ba siya ng tama o hindi? Nagamit. Pero later, sumarito na. Ganun din sa mga ministro mula sa time ni Pablo. Hallelujah. Tumalikod. Mula sa pagkagamit nila kay Kristo, tumalikod siya. Ano nangyari? May become, sabi ko sa verse 13, ng 2 Corinthians 11:13, may become a false apostles. Hallelujah. So by the same token, si Lucifer, they are transformed as an angel of light, hindi sa lupa, sa mga angelic being. Pinapakita niyang anointed pa siya, pero in reality, hindi na pa. What will happen? Isaiah chapter 14, let's go to Isaiah 14. What will happen to Lucifer? Paano siya nabuhay? Ito. 14 verse 12. Sabi dito sa 14:12, hallelujah. Ano ha? Ano ba't nahulog ka mula sa langit? Inihulog sa langit. He is transformed as an angel of light into an angel of light. Not on earth, on heaven. Sabi, ano ba't nahulog ka mula sa langit ko tala sa umaga? Anak ng umaga, paano ikaw ay lumagpa sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Hallelujah. Praise the Lord. At sabihan namin natin verse 13. At sinabi mo sa iyong sarili, ito yung dahilan. Sinabi, kaya sa nilagpak, ito ang dahilan. Dahil sinabi niya sa iyong sarili, sasampas siya sa langit, aking itataas ang aking kaduklukan, kaduklukan na siya. Tapos itataas ang mga bituin sa Diyos, at ako'y uupo sa bundok at kabisanan at sa mga kadulung-duluhan ng bahagi ng hilagaan. Patose, ako'y sasampa sa taas, pakitaas. Ako'y sasampa sa itaas ng Siyon at sa mga kadulung-duluhan ng bahagi ng bukay. Ayun, sa taas. 14. Ako'y sasampa sa itaas ng kailasan. Sa alapaap, ako'y magiging gaya ng katastaasan. Diyos lang ang mga kapatid ang meron. Kalagayan niya. Pero inampin niya sa sarili ni inampin ni Lucifer sa aking sarili niya. That's why he is transformed to the angelic being. Hallelujah! Na gayon may mabababa ka sa siyol sa mga kaduluduluhang bahagi ng buhay. Ibig sabihin niya mga kapatid sa Isaiah 14 verse 12, why he is transformed as an angel of light in heaven. Nabuging na siya mga kapatid ng mga na multitude of angels. Ngayon palang ginagawa niya ay hindi na pala siya Diyos. Yung kanyang papakilala sa mga bagay na binasa natin na dapat sa Diyos lamang inangkin na yan. That is transforming to an angel of God. Hallelujah. Kaya inilagpak siya sa lupa mga kapatid. Nalungkot nga ako dahil sabi doon sa meeting namin, naka-application ng lagpak ay doon lang sa Revelation 12. Ayaw mag-usin siya ni Orton. Yung application ng Revelation 12 ng gera, yun daw yung lagpak. Tama yun ang lagpak sa huling pakikipaglaban niya. Salamat. Akin pa lang sa langit, amen? At nagigira-gira doon. Pero yung Revelation 12 ay final na war in heaven. Kailan yan? Sa tribulation, gitna ng 7 taong kapigatian. Pero hindi yun ang paksa ko mga kapatid. Sinayin ko lang yun. Pero hindi kasi tayo mapagtunggalin doon mga kapatid. Hallelujah. Siguro may panahon para mailatag yung mensahe tama. Siya pa naman yung gumamit pati mga words, try to divide ito. Amen. Amen. Hindi naman natin mahalo dahil yun ang ako. Yun lang yung kanya alam. Yes. So, ito po, ako isa sa pasalita. Yan ang naging dahilan kaya hindi nag-action ng Diyos. Balikan natin ang 2 Corinthians, pag-ibalik sa 2 Corinthians chapter 11. Ang sabi doon,
Maaaring si Lucifer namulog sa kalangayang iniquity. At ibig sabihin ay di atas. Bayas. Mabigat pala yan mga kapatid. Yung kalagayang iniquity ay kadiliman yan, dilim yan. At yun ay pagiging di patas. Hallelujah. Ayan. Malaman natin. Sinabi, binabalaan ni Pablo sa kanyang panahon ang mga taga-Korinto. At siyempre, kasama na yan sa lahat ng makakabasa nito. Maging sa panahon natin. Sabi, sa 14, ulitin natin, sa 15 na tayo, pakitaas sa 15. Ang sabi diyan, hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro. Okay, ministro na siya. Naman ay magpapakunwaring waring ministro ng katuwiran. Hallelujah. Ulitin ko, dati silang nagamit. Itong mga ministro na yan, dati silang nagamit. Pero kung paano si Lucifer tumigil sa Diyos, tumigil din siya. At dun sa panahon ng kanilang pagtigil, yung hindi na nila paglakad sa progresibo, hallelujah, matapos silang maturuan, matapos silang magkaroon ng kaalaman, mga kapatid, tinunggalin nila si Pablo. Anong sabi nila kay Pablo? Nung sila ay natuto na, may umikot sa kanila, mga kapatid, at bumulong sa tega niya, nang sabi, mangmangyan si Pablo. Ang kanyang aral ay imbento lamang. Yung kanyang karunungan ay katalinuhan lang ng tao. Pansinin nyo yan sa salita niya. Yun ang siniwi kanila kay Pablo. Mangmang si Pablo sa pahayag ng Diyos. Ipin nyo, tinuruan ni Pablo yan ha. Ngayon ang sinasabi ko Pablo, mangmang na Pablo. Ang iyong aral, inimbento mo lang, walang batayan. Gawa-gawa mo lang ang hukom. Sinin mo yan, kapatid. Gawa-gawa lang ang hukom. Imbento lang ng tao yan. Gawa lang ng tao yan. Tulad sa panahon ni Pablo. Mayroon ba si Pablo? Mayroon. Galatians 4:1, tutors and governors. Nakikinig si Pablo yan. Bago mo tanggapin ang mana, kailangan mong papailalim ka saan para sa sanay. Hindi mo pwedeng tanggapin ang mana mo sa Diyos, hindi ka dumaan dyan. Hindi ka dumaan ng konting pakihirap sa pansasanay mo. Hindi pwede. Amen? So, may mga bulaang apostol na umikot sa mga tinuruan ni Pablo at sila'y napaniwala sa mga kasiniwalingan nito. And later, nang si Pablo'y dumating, hindi na siya pinapapasok ng simbahan. Huwag ka nang papasok sa iglesia ng Korinto, Pablo. Anong sabi ni Pablo? Let's go to verse 1. Baba mo ng verse 1. Filipin natin. Anong verse 1? Ang sabi ni Pablo, pakinggan niyo to ha. Ang sabi ni Pablo, kahimanawari, mapagtisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitisan. Tanong ko sa inyo sa verse 1. Anong pinapakita ni Pablo dyan? Bakit niya sinabing ako'y, sabi niya, kahimat na wari mapagtisan ninyo ako'y kaunting kamangmangan. Tanungin ko ngayon mga kapatid. Bakit sinabi ni Pablo yan? Anong pinakikita ni Pablo yan? Ha? Kung paano kinilala niyo sila? Yung mga ministro niyo na nagpulong sa mga nasasakupan ni Pablo. Kung paano pinakinggan niyo sila? Ako'y nakikiusapin sa inyo na pakinggan niyo rin ako sa aking kaunting. Anong pinapakita ni Pablo? Brother! Patrick, anong ibig sabihin ni Pablo dyan? Sabi ko na, kahit magkamali, wala naman tayong problema dito, kahit magkamali.
Importante lang malaman natin ang sagot mo. Ano sagot mo? Diretso na. Ay, inumabaon mo ako, mamoras. Anong sagot mo? Pinakikita ni Pablo dyan. Bakit sinabi niya, kung pinakinggan niyo sila, pakinggan niyo ako. Anong ibig sabihin? Matagal ka sumagot. Brother CJ! Uubos yung oras. Pwede ka sumagot, taas ka lang ng kamay mo. Brother CJ, wala? Kene! Sa likod! Janel! Ano yung sabihin ni Pablo? Kung pinakinggan niyo sila, pakinggan niyo rin ako sa aking ang konti kumumbangan. Janel! Joyce! Loisa! Yes! Tarapan ka natin ng Panginoon! Inahintulutan ang Diyos na magkaroon ng mga maling mga ngaral para ano ipakita? Yung patas. Kasi yan, sa pasimula ni Lucifer as transforming an angel of light, hindi niya pinakita yan sa Diyos. Kaya, nagkaroon siya ng mga ministro na ganoon din ang karakter. Isipin nyo, kung may mga bula ang ministro, mas nabi, hindi mabuting ministro yan. Ano hindi mabuting ministro? Wala silang dalang aral ng ating sinasabi, pagkabirena. Amen? Amen. Okay, nandiyan sa salitang birena. Yung pagkabirena, yung pagka-progresibo sa kapahayagan, hindi nila dala yung aral na yan, yung progresibo. Yung dapat magtanong ka, dapat, di ba, alamin mo ang mga bagay na dapat kung patunayan. Wala silang ganong dalang aral. Kaya hiniling ni Pablo yun sa mga ito. Kita nyo, ano pa ang binali ni Pablo? Let's go to verse 3. Pagkatapos siya binang-alala si Pablo. Bakit? Baka napalitan na yung kanilang dating mabuting kaisipan. Ano yun? Simplicity of mind in Christ. Pasahin natin ito. 3, sabi, ukol sa inyo mga paninibugong ukol sa Diyos sapagkat kayo'y aking pinag-asawa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa isang dalaga. Ano nangyari? Hindi dito na ako sa taas. Malaka dito pag dito ko sa harap. Nakakihing ka ng gayon dyan. Taas pa. Verse 3 ang binabasa ko. Ngunit ako natatakot. Ngunit ako'y natatakot baka sa limang paraan kung paano si Satanas ay nagdaya. Sa tangan daya ng aas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay. Pansin ninyo, inyong mga walang malay na pag-iisip na natin Kristo ay masamain. Ano yung kasamain? Ano yung kasalanan na yan? Agiti? Nicolaita. Ano yung Nicolaita? Ano yan? Yung pinasasama ang isipan ng Diyos. Kalagayan. Maging sa ating mga kapatid, sa iglesia nyo ito, tumatagos ang babala ni Pablo. Paano, nag-aalala siya, paano siya ipalataya? Baka iglesia ay ganun din na ang kanilang malinis na pag-iisip, yung kanilang walang malay na malinis na pag-iisip sa anak kay Kristo. Ano yung kaisipan? It's a simple mind. Alam nyo ba yung original noong panahon nila Pablo, noong mga panahon ng apostol? Simple ang isip ng mga believers. Hindi sila nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi sila naglalagay ng mga maruming kaisipan sa kanilang isipan habang sila ay nakikrisip. Amen? Anong ibig sabihin? Kung anong sinasabi noon ng mga lingkod ng Diyos tungkol sa aral ng pagsasanay ng iyong pamilya, ng iyong buong sambahayan, tinatanggap yun ng mga Kristiyano nang walang pangangalaman. Nabalitan ba yan noon? So say amen o hindi? Nabalitan. Tinatulad. Kaya sa panahon ni Pablo, hindi na siya tinuturing na siya ikot ng Diyos. Hallelujah. May umiikot at nagpakilala. Brothers and sisters, by the same token, 2 Corinthians chapter 11, verse 14 and 15. Kung paano si Satan transform as an angel of light in heavenly realm. While on this earth, sabi, 15, waring si Satanas din man ay may mga ministro. 2,000 years, brothers and sisters.
2,000 years na. Na may mga false, false records. Hallelujah. Thank you, brothers and sisters. Kung 2,000 years yan, inaabot tayo ngayon. Amen? At bilang babala ni Pablo, verse 15, iba na bagay ng mga ministro. Itong mga ministro na ito, ako ni Pablo, di ba may dapat panghuli ng isda? Fisherman. May lambat siya, di ba? Para mahuli mo ng eksakto yung mga isda, kailangan ang lambot mo ay walang butas. Kasi kung datag ka ng latag ng lambat, tapos butas-butas naman ang lambat mo, lulusot lang yung isda. Amen? Alam niyo bang sa panahon ni Pablo may bumutas ng lambat? May bumubutas ng lambat. At yung lambat, yun ang mensahe. Yung lambat ay message. Ano ba yung English ng lambat? Net. Fishnet. May bumubutas. Oo, fishnet nga. Marami kasing net eh. Bumubutas. Bumubutas ng lambat. Genet? Net. Di ba net yun? Yes. May bumubutas ng lambat. Si Kenneth. At yung mga pambutas ng lambat, mga kapatid, sa mensahe, binubutas yung mensahe, pinakalit. Inalagyan ng mga angpas naman. Bigyan mo rin ang halimbawa. Sabi ng mga nambubutas ng lambat, nako! Ako magulang, ako masusunod! Tama hindi. Ako ang magulang, ako dapat ang masunod, hindi ikaw. Tama hindi. Panghira ba yan sa lambat o hindi? Panghira yan. Ang sabi, hayaan mo yung bata sa kanyang edad maglaro. Huwag mong sigilin. Ang buta sila. Hayaan mo siyang gawin niya yung mga bagay at diskubrihin niya yung mga bagay pakinaansan yung butang ito. Hayaan mo siyang mag-enjoy. Narinig ba natin yan sa mga dagawa? Kung mangbuting mangdagawa siya, hindi siya sangayon yan. Pero kung masamang mangdagawa siya, yan ang kanilang pangbubutas. Umiikot yan eh. Gusto niyo makikita ko yung pangalan? Pag na. May mga ministro kumikikot sa bahay-bayan. Sinasabi, walang tao yan. Pakinggan niya. Libel. Hindi yan totoo. Kaya yung pinagsabihan pamilya na yun, mga kapatid, inubos ng kadiliman na hindi pagigipatan. May narinig silang mensahe na galing sa ibang mga ngaran na ang mga ngaran na ito'y pangbubutas ng lambat para sa ikalalago. Ano nangyari sa pamilya? Yung nakarinig na yun, nasira yung pamilya, nag-away yung mag-asawa, nalaglag ang kanilang mga anak sa matitinding kasalanan. Bakit? Because the iniquity was found. Ano yun? Pinarinig sila, hindi sila naging ganito. Kung may narinig sila, dapat ang ginawa nila, i-confirm sa mga nakakalan, sa ikinaukulan. Tama mo ba yung narinig ko? Kasi ang sabi, gawin yung daw ng tao yan, invento lang pala yung buko. Huwag mong pag-aralin sa school ang anak, malitaw! Sabi na nun yung homeschool, wala daw itutulad na, wala daw ibibigay ng titulo, wala daw sertifikato, hindi daw makakapagtrabaho. Yes, ma'am. Ano niya ba kayo, mga kapatid? Yes. Medyo ba, ano na ba, sa pandinig yung sinasabi ko, mga kapatid? Kailangan natin magkaroon ng mga mabubuting ministro. Ano yung mabuting ministro? Nagsasabi ng katotohanan. Naghahayag ito ng katotohanan, ng hindi pananakit, kundi paglalahad ng katotohanan. Whether ito ay masakit o hindi, mga kapatid, trabaho yun ng isang mabuting ministro. Ang maling ministro, nanatakit ka na walang dahilan.
Nagagalit ka ng walang dahilan. Pinagagalitan mo ang kongregasyon ng walang dahilan. Ang dahilan natin, mga kapatid, katwiran ng Diyos na ipinapahayag, ipinababa para sa ating lahat upang sa ikaluduto, ikalalago, ikaliligtas ng bawat pamilya. Pero kung may sumisira niyan, mga kapatid, wash, pantayan natin. Hallelujah. Ano pa? Uuway na ako dyan. Wala na bang iba? Eh, pangbata lang yan eh. Amen? Ngayon, nakahawa ba yan sa iba? Kayo sumagot. Yung napasahan, lumakas ba? O nanghina? Nanghina. Yung dati niyang inip, dati niyang sigasin, napasahan ng ganyan. Guman mo. Pag tinatawagan, hindi sasagot. Pag nire-reto, hindi nagre-reply. Lumakas ba? Hindi. Hindi. Binutas ba yung lambang niya? Binutas. Ano ba? Eh, nakakasawa na yung instruction na yan galing kay Father Francis. Itong gawin natin, ito mas tama, ito mas masaya. Gawin natin ito. Hallelujah. Brothers and sisters, kahit sa atin nangyari that they are ministers transform o nagpupumari na sila yung mga minister. Hallelujah. So, ito yung warning ng Diyos, mga kapatid. Tandaan ninyo, tingnan na ninyo sa sarili nyo kung ang bagay na naririnig nyo laban sa mensahe, kapag ito'y inyong tinanggap, huwag na huwag mahulog tayo sa kasalanan, iniquity, pagiging di malas. Pag may narinig kayo, dalhinin nyo yung salitang yan sa kinakulang. At never dapat, mga kapatid, na ating pinanggagalingang pinahiran ng Diyos ay itakwil at ipaniwala natin, mga kapatid, isang malaking puring kasalanan sa harapan ng Diyos yan. Hallelujah. Hallelujah. Sino ang matalino? Tayo? Sino ang mas marunong? Tayo? Sino ang mas mature? Tayo? Tayo ba ang pinakamagaling? Tayo ang pinakatama? Sagutin natin yan. Hindi naman talaga natin kailangan ang kanyang panawagan? Bakit pagdating ng nakikinig na tayo, naiirit na tayo? Ako nakakaranas. Kayo nakakaranas. Lahat tayo nakakaranas. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos dahil buhay at siya. And I tell you, brothers and sisters, hindi ito parinahin. At nawala ang ating kapatid sa inyong harapan, hahanapin niyo siya kung kailangan siya at wala siya. Ang isang bagay na importante sa buhay mo na nasa iyo, nasa bulsa mo, hawak ng kamay mo, nasa loob ng paligid ng iyong pamamahay, mahalagang bagay pero hindi mo pinapansin, eh pag ito'y nawala, saka mo hahanapin? Saan ang hinahanapin? Ito pinakamahalaga dahil counseling ito. Ang nakatayag ito, namilya natin kaligtasan ng iyong kalagayang mag-asawa, LCM, kaligtasan ng iyong buong pamilya, PTA. Hallelujah. Sino dito nakakaranas pa ng urgency? Hallelujah. Ito, binibitawan lagi ito ng kapatid. Sino meron pa niya? Tasi may, makulang. Makulang. Tasi may. Urgency. Sino? Yes? Wala na iba. Kakaunti lang. Sister Shen, hindi ka ba nakakaramdaman iba? Sino pa? Nanay Linda, nararamdaman niyo po ba ito? Meron po bang pangangailangan sa mali ninyo? Sa inyong tahanan? Sa inyong mga apo? Sino pa? Brother George, nararamdaman mo ito? Yes. Sister Lennon? Sino pa pwede natin ito? Brother Sexo, nararamdaman niyo po ito? Alam niyo kung nasaan ang sagot sa pangangailangan ito? Sino pa? Nanay Balen! Nanay Balen! Ayun, Mr. Balen. Mayroon. Yung iba wala. Yan ang matanong.
Alam niyo ba yung sagot sa pangangailangan nasa isang tao? Knowledge. Yes, sister. Knowledge. May importante yung knowledge. Hindi na importante yung kaalaman kasi paano mong patatakbuhin ang yung sambahinan sa espiritual na kalagayan kung hindi mo alam ang karunungan. Buti ba si sister? Aktivo eh. Kahit tayo na sister. Diba? Gusto niya magkaroon ng interaction. Mukunex siya sa sinasabi ko. Uli din ko makabalik. We have a accountability. What? So ever you heard from the truth. This message. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Sorry. Meron akong mga iisa-isahin na isulat ko, mga kapatid. Hallelujah. Dala ang ministro, masamang ministro, na inilalagay sa laman ng believers. Ano-ano yun? Sakal. Narinig ba yan? Sinasakal. Sakal na sakal na kami sa training na yan. Sakal na sakal na kami. Totoo ba yan? Totoo ba sakal na sakal na? Pag sinabi mong sakal, abay dapat marami ka nang nagawa. Marami na tayong nagawa. Tama ba nagsige? Meron kang nagawa, kakaunti. Tapos yung kakaunti, hindi mo pinagpatuloy. Kakaunti naman, hindi mo pinagpatuloy. Tapos sasabihin, sakal na kami. Grabe. Okay? Meron pa? Pambata yan. Pambata daw yung kinagawa. Ano yung pambata? Tingnan mo kung hindi kinapapairalin mo yung bata sa uliratin mo. Ano yung pambata? Yung pag kinagawa natin pambata na yung anak mo, tabihan mo, yung anak mo, tutukan mo, yung anak mo, gay-guide mo. Pambata yan? O yung pambata yung nahayaan mo yun? Yung anak mo na kung ano-ano ginagawa mo. Isipin ninyo kung alin ang tama. So, mas pinapaboran ng karamihan nyo. Na ano? Yung, wag mong tutukan yung anak mo sa mga bagay na ikatututo niya. Tabihan mo, sawayin mo kung mali ang ginagawa habang nasa loob ng church. Hallelujah. Pambaga, daya ng kaaway yan. Gumagana yan sa laman natin. Totoo bang sakal? Hindi totoong sakal. Hindi kayo totoong sakal. Totoo ba kayo sakal? Totoo ba tayo sakal? Hindi tayo totoong sakal. Sakal nga kayo sa homeschool eh. Diba? Bakit pag sa homeschool, hindi natin sinasabi sa sakal tayo? Diba? Yung pag sa homeschool, takot ang mga magulang na hindi gumising na maaga para mag-aral yung anak o papasokin sa school. Diba? Hindi. Sakal ba yan? Sakal yan, diba? Pero bakit hindi natin tinutulong yan? Ano ba? Espiritu na kaaway sa naman. Sabi ganun, ako may karapatan bilang magulang. At ako ang may karapatan kung anong gusto kong magawa sa akin. Ano nangyari? Ang tali. Ito, ministro na yan. Pinuto sa kanya na yung mahal sa buhay, ipaset up mo na sa mga pastor para marami siyang maging kaibigan. Pastor at mga Kristiyano, maiipon niya at kung sakali mang siya ay nag-iisa at gusto niyang magkaroon ng may kasama sa buhay na kamukha niya Kristiyano, doon siya makakapit. Anong sabi? Hindi, ako nang bahala, ako nakakalam. What will happen? This sister will fall. Not fall. Bumagsak. Sino may kasalanan? Yung sister? Yung umahandin sa amin. Masakit yan, ha? Pero patutuhanan. Meron ba tayo pwede makuha ng leksyon? Marami.
Christian. So say amen. Kailangan mag-alam lang tayo ng urgency. Mga magulang, elders, pastors, elders, parents, kailangan natin. Kailangan meron tayong urgency. Hallelujah. Huwag natin palitin. Huwag na huwag mangyaring pagkatapos ng fellowship natin. Malimutan natin ang maraming mga paalala. Dapat magsimula tayo. Dapat magtulungan tayong yung nambat na binubutas ay tumulong tayong matawag to Brother George? Maghayuma. Hindi suma. Hayuma. Yung nagkukumpulin ng lambat, nagtatagpit ng lambat para maging maayos ulit. Dapat lahat tayo'y magamit at tumuwang bilang ministro na isaayos ang nasirang lambat. Huwag na madagdagan pa. Huwag nang paramihin pa yung mga tumututol. Mga kapatid, yan po ang sabi sa Genesis chapter 4 verse 7 na yung simula ng pagtutol ng tao sa mensahe nito, yung pangangatwira na kontra, hallelujah, the sin lieth at the door. Kakatukin na ngayon ang masalanan tulad ni Cain. Nang si Cain dati tamang ginagawa, yung mga pastor na yun, si Lucifer dati, umpisa tama ang ginagawa nila. But when they stop, tumigil sila. Mga kapatid, at ginawa nila yung sarili nilang sariling pamamaraan, katwiran, na simula ng kumakato kay Cain. At kasalanan. Libre po. Hallelujah. Huwag natin hintayin kumatok ang kasalanan sa atin. At makagawa tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa kapatid Diyos. Hallelujah. Praise God. The sin, the lion, mas natung, ano ba yung ginawa ni Lucifer pagtigil? Ano yung pumasok sa puso niya kadiliman? Ano yun? Ang dati nun. Hindi binantayan ni Lucifer yung kanyang perfect will. Na dapat magamit yung kanyang perfect will sa pagsunod sa Diyos, sa kanyang creator. So, ginawa niya, sinundan niya yung kanyang sarili, kaya siya pinasok ng kadiliman. At sabi ng Bible, there is no light in him. Kaya ang nangyari, nagpapakunwari siya pa ay nasa kita. Ngayon, brothers and sisters, it is totally a message. By the same token, from the first church, we are in the last church, ganun din. At sasabihin ko sa inyo kung paano nangyari sa panahon ni Pablo na yan ay umiral mga hulaan, mga ngaral, hindi mabuting ministro. By the same token, sa huling araw ito, mas masakot pa. Dama din yan. Hallelujah. Yung kumihikot, kakaunti na lang. Bakit? Nasa loob na eh. Hindi na kayo kailangan ikutan. Bakit? Nasa loob na. Nasaan na? Baka nakakuwira na. Hallelujah. Alam nyo, sa pinakamababaw lang, kita-kita na yung resulta. Naapektuhan talaga. So, pinakamababaw lang na pinag-uusapan natin, kitang-kita na natin. Hallelujah. So, say amen? Amen. Kaya, importante, mahalaga na. Nadapat doon tayo magkaroon ng urgency. Hallelujah. O di na lang po itong mga tatlo. So, say praise the Lord. Praise the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord. O di na lang po mga tatlo. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ini-expose natin yung mga doktrina ng demon pa. Marami tayo pwede sabihin dito. Yung, di ba sabi, binawal ang pag-aasawa. Alam niyo yung binabawal ang pag-aasawa eh. That is doctrine of the devil. Yung bawal mag-aasawa, nakalagay sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 4 at ayan, verse 3. Sabi ganun, sa panahon ni Pablo, sinabi, may nagturo na bawal ang pag-aasawa. Hindi yung pinag-usapan ng pag-aasawa. Yung sinasite natin dito na may nagturo na ministro na
sa ating ganun. Kasahin na natin yung mga kapatid. 1 Timothy chapter 4. Pag-aasawa at pinag-uutos na lumayong sa lamang kadit na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagsasalamat. Alam nyo, ito, i-break natin ang gusto ko. Napakaganda nyo. Ipinagbabawal ang pag-aasawa. And see, ganyan. Ano yung ipinagbabawal dyan? Sa panahon natin, sa mensahe natin, paano ma-i-apply yan? Walang training. Mga kapatid, yung pinipigilan natin na ang anak natin magkaroon ng maraming sekta. Yan. Pag ang anak natin hindi mo pinaparating sa mas maraming kasekta, nakausap ng mga Kristiyano para doon sila makahanap. Meron tayong mensahe ng emergency abranda. Nasa number one yun. Choosing and reliance. Sino ang maghahanap? Magulang. Pipili ang magulang. Na ano, na dapat sa mga Kristiyano, kaya nga ibinaba pa yun, number two, circle of friends. Ano yung circle of friends? Dito, makukuha yung dami. Kasi may invite, may alok, tama ba? Yes. May invite, may alok. At makakaikot, ang tawag ni Brother Francis, conveyor belt. Dapat tumatakbo yan, hindi tinigil. Tumatakbo yan. Para ano? Dumami yung mga nai-invite. Pinakamababa, sabi ni Brother Francis, sa Facebook, 5,000 o 5K, tama? Pinakamababa yun. Na maiipon. Diba? Ang nai-invite, 60, araw-araw, kaya eh. Diba? Dapat tumatakbo po yung conveyor belt. Saan natin ilalagay yung 5 minutes marathon? Sino nakakalam sa inyo? Saan parte ng circle of friends? Naalala niyo po ba yan? Ayun. Ha? Brother Michael, saan mo ilalagay ang 5 minutes na 5 minutes marathon? Saan sa circle of friends? Saan mo ilalagay? Saan? Hindi, yung circle of friends, di ba yung meron tayong 5 minutes marathon? Sino nakakalam na tayo? Okay. Jeff, alam mo yan? Saan mo ilalagay yun? Sa circle of friends? Ha? And 6 down. Hindi. Mamaya si Mima. Kenen? Ano yung number? Anong number? Saan number mo ilalagay ang 5 minutes? Anong number? Anong number yung robot? Anong number yan? Mima, saan mo ilalagay? Circle of friends, robot, alok, pipeline. Ito ay saan? Liza? Saan? Robot, alok. Tama. Sa number 1. Sa letter B. Robot alok. Under ng letter B, robot alok. Bago pa mag-1. Diyan mo ilalagay ang 5 minutes marathon. Dapat siya nagagawa natin yan. Pero bakit naantala tayo? Kasi may bumutas ng naman. Sino bumutas? Tayo. Ama? Ang mga brother si Jay, yung bumutas ng lamba, kayo tayo. Kaya, mga kapatid, magtulungan tayo sa mensahe. Ito, mapait ito kasi instructional message to. Saka na siguro tayo sa susunod kapag ayos na talaga tayo, mag-enjoy tayo sa doctrine. Amen? Mag-usap. Pwede tayo mag-usap. Palawigin natin yung panahon ng spirit work. Pwede ako sa inyo. Paano nagbubuhay yung mga tao spirit? Yung mag-i-enjoy kayo, that is esoteric natin. Pwede mag-enjoy kayo, pwede kayo ma-revive dyan. Pero pagka ang instruction hindi maayos sa loob natin, mauuwi lang tayo sa mga kasalanan sa kagiliran. Magkakasala tayo sa... Bakit? Magkakasala tayo sa Diyos. Kasi hindi natin makukulit yung sumunod sa instruction. Itong mensahe na to, talagang mapait, nasakit sa tenga,
nai-scratch ang aking likod pag narinig ko yan. Totoo yan. Kahit bangkin sa panahon nila, na unang panahon nila Pablo, nangyari sa kanila. Sabi ni Pablo, nagagalit ba kayo sa akin dahil sinasabi ko ang katotohanan? Ano ni Pablo nangyari? Pero iba yung panahon naman na nag-i-enjoy sila. Pag maayos naman ang iglesia, doon sumusunod naman ang iglesia sa instruction ng panahon natin. Nare-revive tayo, umaakat, nagpo-progress ang bawat pamilya. Nagpo-progress, nade-develop ang bawat individual niyang people. Nakikita natin sa mga young people yung pagtutulungan, pag-aaga pa yan, yung nangihina, pinupuntahan nila, pinamalakas nila, hindi sa ibang bagay, kundi sa mensahe. Kung makikita natin yung mga ganyan, mga kapatid, malago ang iglesia, pati ng mga magulang, pati ng mga elders, walang kuwang para hindi tayo mag-enjoy sa doktrina. Hindi naman dapat mawala din ang doktrina, dapat din natin ma-enjoy yan. Pero kung inuuna natin yan, tapos yung mga naiiwang mga bilig sa atin sa instruction para sa ating sabay na hindi naaayon, magkakapagpapit. Kaya yan ang inilaglag ng mga Kristiyano sa Lord. Amen? Amen. Hallelujah. So, alamin tayo sa Panginoon. Mag-pray tayo sa Panginoon with understanding. Huwag tayo manalangin sa Diyos na humingi tayo ng consent. Huwag tayo manalangin sa Diyos na makapulot ka ng isang bag na pera. Huwag tayo maniwala sa panalangin na sana biglang mayroong anim na numero sa harap at pagkagising ko. At tapos ang premium ay 50 million. Huwag, mga kapatid. Langin tayo sa tamang panalangin. Alam niyo yung magandang ipanalangin? Yung merong progression sa atin. Yung maiaangat mo yung sarili mo sa design. Yan ang pinakamaganda ko yun. Yung hindi masamang manalangin just for an asceticism, no? Yung prayers, dadali ganyan sa ascetic. Magiging ganyan ka. Pero kung hindi sa knowledge, mga kapatid, makuuwi ka sa nikulanda. Hindi nyo alam yan. Mahalaga ang panalangin. Maganda ang mananalangin ka. Sabi ni Cristo, kayo'y mananalangin na palumpahin. Pero kung ang panalangin ng isang tao ay katulad ng mga Pentecostal, katulad ng mga Indinasyon, na sila sa lalim ng kanilang pagiging pag-unayan sa panalangin na hindi nakapakay sa akin. Sa ako naman, anong nangyari sa kanila? Mga Espiritista. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ang God, demonyo ka. Naging Espiritista ko doon. Hallelujah. Dapat ang panalangin natin sa gabi, sa madaling araw, sa hapon, ang oras, tumbukin ninyo ang hilingin ninyo sa Panginoon. Panginoon, hirap na hirap po ako sa aking pamilya. May dalawa akong anak. Yung anak ko hindi ko ma-assert. Yung anak ko hindi ko mapabasa. Yung anak ko hindi ko po mapa-titleist. 5 minutes, marathon. Hindi ko pa ituloy-tuloy ako yung day or bell sa kanya. Panginoon, tulungan mo po ako. Bigyan mo ko ng kalakas ng pagkura. That's good. That is prayer we understand. As individual, manalangin din kayo. Lord, bakit ako nananamlay sa pagsunod sa mensahe? Ba't ako, Panginoon, hindi sa mga kalitig? Panginoon, parang lumalaban ang puso mo. Lord, tulungan mo ko pang mula. That's good prayer. Kasi ang prayer na hindi wasto sa harapan ng Diyos, gano'n man niyang kahaba, gano'n man kasakribisyon, makapatid pag hindi tumama. That's nonsense. Hallelujah. Hindi ko kayo dinidiscard, huwag kayo manalangin ha. Dapat manalangin tayo. Pero pray, sabi Pastor. Pray with understanding. Pray without. Pray with understanding. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. As Satan, as transformed, as an angel of light, inayad niya, mga kapatid, yung mga angelic, but he found as a liar. That's why Satan was formed into the gym. Tinanggalan siya ng karapatan sa langit. Nawalan siya ng bahagi. And the same token, mayroong mga ministro ngayon, dati tinawag sila ng Diyos, pinili ni Kristo, hinirang sila maging ministro, binigyan ng pagkakataon maging mabuti, pero kanadaya din sila sa kanilang dati simpleng kaisipan. Subalit ngayon, nagamit sila. Kaya ang iglesia sa panahon natin ngayon, lokal ng
English na nag-copy yung mga kapatid sa aming palawad sa ordinary ay pinag-uutos ni Papa na mapag-inat din tayo. Ano sabi ko kanina, dapat tayo maging mabuting ministro ni Kristo. Ang mabuting ministro ni Kristo, tumutulong sa rekuni, ibisita, nangamusta sa kalagayan ng bawat pamilya. Yan ang mabuting ministro. Nagre-record sa bawat pamilya at hindi siya nag-discourage kung walang sasa. Unawain niya bawat pamilyang nire-record at kung hindi man sumasa. That's the good character of a good minister. It's not easy to be discouraged. Minsan, napupundi talaga tayo. At dahil doon, minsan, yan ang pinagpumula na tayo. Tuloy lang tayo, mga kapatid. Tuloy lang. Magpalakasan tayo sa mga kapatid. Amen? At dito sa church na ito, ang gawain ay maghapon. Itong pulpito ay isang 20% lamang sa isang 10% na rinigin ng araw. Pagkatapos ko dito, pinakamalaki. Bakit? Ma-setup, dapat kakaroon tayo ng sharing doon sa mga patay ng oras. Gusto? Yes. Dapat ginagawa natin yung pagkakamalaki. Yung mga narinig nyo dito, naisulat na i-take nyo. Ito ang pagkakataon na may tanong nyo, hindi lang sa akin, dito Pastor, Pastor Jude, Pastor Magellan, si Pastor George nandito, at yung ibang elder nandito, na pwede natin pagtanungan sa mga doktrina, sa mga aral, o sa mga narinig natin. Hallelujah. So hindi ko na po kayo abalahin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede ba tayo sulitan ng isang malakas na praise the Lord! Kasi tayo mga kapatid.